in my availability. So lagi yung tatandaan, no? Meron nga kayong strategy, no? Meron nga kayong analysis. Tapos yung time frame nyo hindi nagtutugma. Wala din, walang kwenta. Good day mga mret, mga pre. Nandito na naman tayo sa ating bagong episode ng Quick Market Outlook. Bago tayo mag-umpisa, please subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga episodes natin. So, punta na tayo sa ating Quick Market Outlook for the January 31, 2020, no? Or the last trading day of this January, no? So, bawal magmure, no? So, alam naman natin itong January is very hard for some reasons, no? Disasters and, no, the death of Kobe Bryant, tapos the virus, the coronavirus, and syempre, ang pinatikim lang tayo ng January with comes to our gains, no? Pero mapalad tayo dito sa January dahil kumita tayo, no? So ganda, maganda pa rin kahit paano, kahit na medyo pangit yung ending, no? Pero this will be a significant trading day kasi pag nakita natin ang PSEI, yan, no? So na-break nyo na yung sinasabi ko yung 7,400 level, no? If ever dito magre-recover at the end of the month, we are expecting talaga na magiging bearish yung sentiment dito, baka umabot ng 6,700, no? So medyo mababa yon. Para sa akin mas okay na yon kung talagang magiging bearish siya, umabot doon, para kahit paano mag-reverse siya, no? Para umangat pa siya hanggang pataas. Alam mo yon, parang bumuelo, no? Parang slingshot, no? Pak! Bago magkaroon ng bull run. So yan yung hinohope natin, no? In case na talagang mag-bearish siya in the coming months, no? Pero yung nga, sabi ko, if ever bearish siya, baka magkaroon ng mga outliers dyan, ng mga basura stocks na biglang magigising. So, be ready lang kayong mga chupitero day trader, no? Mga swing trader, chill lang, pati mga bottom trader, kasi baka you will catch the falling knives, no? Literal, yan, no? So, alam ko, love na love yung mga analysis natin, yung mga charting, no? So, kasi nung ako rin, yung bago, ganyan din ako. Hanggang ngayon, no? Tumitingin pa rin ako sa mga charting analysis sila, Kapkidlat, no? Nakakapanood ko lang nakaraan, ang galing, no? So, kaya meron akong set of 9 stocks to check today. So, bibilisan lang natin kasi nga, quick market outlook nga to. So, umpisa natin kay Alco, no? So, may message to ni, ano, ni Sir Joser ba yun? Tama, no? Na i-feature natin si Alco. Yan, no? So, si Alco, medyo nasa watchlist ko to. Hindi ko lang sinasabi. Siyempre, alam niyo naman ako, pag sinasabi ko kung ano yung buying trigger ko, pinopost ko agad siya or gagawa natin yung video na ayun ang aking gagawin for that trading day. Pero, unfortunately kay Alco, wala pa nakikitang buying signal. Pero, nasa watchlist ko siya. Bakit? Dahil nag-hold tong 800, ano, 0.8 level na to. Yan, no? So, ano ba yung ano significant niyan, no? Yung 0.8 level na yan. Kasi, tuwing nagkakaroon ng sell down si Alco, umabalik siya dito sa 0.83, nagkakaroon ng konting bullish run. Yan. So ngayon, dahil nag-hold yung 0.8, baka bumalik naman sa 0.83. Yung nga lang, we can expect na lang around 5% if ever na ma-pierce niya yung 0.83 ulit, no? Kasi parang nangyayari, nagkakaroon ng false breakdown, eh, no? So, ang magandang play dito, yan, no? Yan. So, ang magandang play dito kay Alco, is ma-break itong downtrend line na to, then magkaroon ulit ng parang ano, no, sideways movement, no, bago ma-hit ang kanyang 0.98 level, no. So I'm hoping if ever ma-break tong 0.98 level, yung RSI niya above 70 and that Bollinger Band percentage is above 1, no. So I think yan ang pinaka-appealing, either buy here at 0.83 pag na-pierce to, or na-pierce ang 0.98, no. Yan ang nakikita kong buying trigger natin. Kaya for now, di ko pa siya bibilin, no? Chill lang tayo. So, ingat ka na lang pag nabasag tong 0.8 kasi babo magsak yan hanggang 0.71, no? Yan. So, next up natin ay si Sun, no? Yan, si Sun. Interesting ang move na kompleto niya ang kanyang move na ito. Gusto yung mga gantong move, eh. Yan. So, yan, no? Nakompleto niya, no? Ang hinahanap ko na lang dito para maging buying parameters natin is magkaroon ng Bollinger Band percentage 1 pati RSI 70. Kasi, na-expose na to, eh, no?
itong resistance line na to, I'm hoping babumaba na ang kanyang support line dito. So, parang tatanggalin na natin to. Yan. So, I will buy either here, panag RSI 70, then Bollinger Band percentage 1, or here at this new support, no? At where the EMA 20 will hold. Yan. So, ayun lang yung mga nakikita kong buying signal dyan kay San. Kaya, panapansin nyo, hindi siya isa sa mga recommendation ko kasi para sa akin, either nasa gitna na siya, kulang pa sa momentum, or hindi siya malapit sa support. Yan. So, next up natin si Axelum. Na, si Axelum, parang katulad din siya ni San, no? So, nakompleto niya rin yung gusto kong move. Ibig sabihin, healthy, no? Yan, yung ganyan. Baka magkaroon ng low, high, higher low, higher high, no? So, if ever ma-break ito, yan. So, titignan natin kung yung RSI 70 ulit, Bollinger Band percentage 1, no? So, napansin nyo, parang paulit-ulit na ako, yun lang yung ating strategy na ating ibinibigay sa inyo. Kasi nga, ito yung ating mastered na strategy for now, kasi nagpa-backtest pa tayo ng marami, no? So, ang tip ko sa inyo, pag mga bago pa lang kayo or nalilito kayo, huwag kayong maghanap ng holy grail na strategy, no? Huwag kayo papalit-palit-palit, no? So, if nakikinig kayo dito ngayon, so, I will assume na naghahanap pa kayo ng strategy kasi kung meron kayong strategy na ginagamit yung for today or for the duration of your career, no, ituloy nyo lang muna, no? I-master nyo, i-backtest nyo. Kasi, if ever na magpalipat-lipat ka ng strategy, no? So, napalit ko ngayong sinabi ni Sir Kapkidlat, no? Na wala kang mamamaster, no? Yung mastery mo, from 60%, babalik ulit 0, no? 60% 0. So, in the end, di ka magiging consistent profitable, no? So, master one strategy. Kaya ito, binibigay ko sa inyo itong mga strategies natin, mga insights natin. Hopefully na makatulong sa inyo, makadagdag sa inyong filtering at sa inyong mga strategy. Yan. So, yan, na-discuss natin yung higher, low, higher, high, no? If ever na mag-manifest siya, I will buy near this, no? Feeling ko kasi ito yung magiging bago niyang support. Yan, no? Itong low na to, 3.12, or this mabutas ng 3.72. So, for now, maganda naman yung move niya, pero wala pa akong buying signal for Axelum. Yan. So, next up natin si Tech, no? Ito si Tech, inaabaan ko to. If ever mag-bounce to tomorrow, this will be significant, no? No? Palaging significant to, significance, no? Alos, nalilito sa dalawang yun, eh. So, yun, no? Pag nag-bounce siya dito sa 9.46, 9.5 area, no? So, kung natatandaan yung sinabi ko, no? Baka magkaroon dito na parang sideways movement, no? If ever na mag-hold tong 9.5 area, mag-bounce siya with a hopefully higher low, no? O kaya engulfing candle. So, we will have an opportunity end of the day or at the opening on February 3, no? So, yun lang titignan natin opportunity sa kanya, no? If ever na hindi na tayo makasunod dito, mga ditong area, kung RSI above 70, Bollinger Band percentage 1, or ma-pierce itong dalawang resistance area na to. Yan. So, doon lang natin siya titingnan, no? Kung saan tayo bibili. Next up natin si MWC. Maganda sa si MWC. Na-break yung pag tinignan dito, meron siyang parang resistance here. Na-break, no? Kaya nung na-break yan, narami nagbilihan, no? Pero for us, nihintay ko muna ma-break yung EMA 50 para maging maganda ang kanyang resulta ng kanyang pag-angat, no? So, I'm hoping na pag nabutas siya to, hindi ganun kalaki. So, hinahinay lang kayo sa pagbutas sa EMA 50 para makahabol ako, ha? Then, baka magkonting pullback, then bago siya umangat, no? So, I'm hoping na magkakaroon ng box formation dito. No, kumbaga, healthy move lang, no? Pagtaas, magkaroon ng pullback, no? Ng konti, then bago niya butasin yung box, no? Yung high niya, no? Para, if ever, dalawa opportunity natin, isang pagka-break ng EMA 50, isang pagka-break ng box, no? Kasi, ang laki pa ng opportunity nito na papunta sa kanyang dating support line, no? 36% pa, no? To 45% pa yung upside, no? Kaya talagang magandang outlook kay MWC. So, for now, di lang natin siya masasakyan kasi walang buying signal for us, no? Pero kung titignan nyo yung 5 minutes time frame, yan, punta tayo dito, no? Ang rami niyang opportunity, mga mret, mga pre, no? Yan, no? So, January 29, lagyan natin to as resistance line, no? 9:35 pa lang, no? Nabutas nyo na ito, no?
Tapos 70 RSI, Bollinger Band percentage above 1. So gumagana strategy natin kahit 5 minutes time frame. Pero bakit hindi natin siya sinakyan? No? So sabi ko sa inyo, stick to the rules ako. Hindi ko siya masasakyan dahil we have a corporate job. No? So isipin nyo na lang, pag sinakyan ko to dito, yan. Yan, bumili ako dito sa opening nitong 940 na yan. Yan. So yan, no? So sasabihin niya sa, syempre siya, pag bumili ka na dyan, ano na yan, 8-9% gain, sayang, hindi mo ginawa, no? Pero what if hindi nangyari yun, no? What if bumagsak siya? Yan. Sana yun. What if bumagsak siya? Boom, no? So anong gagawin ko? For example, at this level, no, tinawag ako ng bossing ko, no? So hindi ko siya makaka-cut loss. So lagi yung tatandaan, kung hindi yung kaya mag-trade in that time frame, huwag niyong gagawin, no? In my experience, no, nangyari na ito sa akin, so nasunog ako dyan, no? Yung mga ganyang move. Kaya, nag-stick lang tayo sa daily time frame kasi yun ang time frame that suits in my, no? In my availability. So, lagi yung tatandaan, no? Meron nga kayo strategy, no? Meron nga kayong analysisation. Tapos yung time frame nyo, hindi nagtutugma. Wala din, walang kwenta, no? Hindi tayo mag-i-improve niyan, no? So, hopefully in the near future, masasakyan natin itong mga to. Pero for now, daily time frame muna ako, so kumikita naman tayo, bait natin papalitan for now. So, ganun lang, no? So, always remember that, no? Have a good trading plan that suits your personality and your availability or time frame. Yan, no? So, punta tayo ngayon kay Nickel, no? May nakita kasi ako, no? Sinasabi niya si Nickel, yung ban, no? So, I'm not a news fan talaga, pasensya na, pero I will analyze din in terms of chart, no? Kasi alam niyo naman yung chart is a behavior of the traders, no? So, kung ano man news ang dumating dyan, so, nagbabase lang sila dun sa behavior nila dun sa news, no? Or meron mang news o wala, tayo pa rin mga trader nagpapagalan ng mga presyo, hindi yung news, no? Tandaan nyo yan, no? So, ang tinitingnan ko dito is, if ever mag-hold yung tres, okay lang, pero, tingnan natin yung Fibonacci niya, no? Kasi wala akong nakikita, eh, no? Wala talaga MA20, MA50, wala doon sa aking parameters, no? So, kung Fibonacci, ay, na-break niya pala yung 0.618, medyo, pag na-break yung 3, baka bumagsak ka sa 2.8, no? Because, kung ako bibili dyan, much better natitignan ko yung 3.8 area, pero parang hindi rin magiging bullish divergence, so parang hindi interesting for me, no? So, wala eh. Pasensya na, wala akong nakikita dito kay Nickel, no? Hopefully, magkaroon lang ng magandang run yan. Mabutas yung 3.55, 3.48. That is the time that it will be interesting pag nabutas siya to, no? So, pag nabutas siya kasi yan, around ano pa yan eh, 20%, pwede pa natin niyang sakyan. Yan. So, next up natin si UBP, no? Malapit yung dividends ito, mga pre, no? February 4, ang kanyang ex-dividend date. Nagkaroon ng post-candle. Kutob ko lang, baka mabutas siya 64. Once nabubutas siya 64, it will make a new high in very long time. Yan, no? Napakatagal, no? So, napakapangit ng pagbagsak niya. Alam niyo naman, pagpangit ang pagbagsak, no, parang si Tech na sobrang pangit yung pagbagsak, tumataas ngayon. So, we are hoping na baka ganun din mangyari dito kay UBP. Tapos, ang ganda pa ng dividends kahit paano. If ever naman na nakasakay na kayo dito, nakabili na kayo dito, kampante na kayo, no? Kahit na buhusan niya, no? Meron pa kayong dividends, no? Parang break-even lang. If ever naman di magkabuhusan yan, diba-diba, no? May dividends ka na, tumas pa yung presyo. So, good bet yan, mga mret, mga pre. Yan! So, punta naman tayo sa international, no? Wow, international, big time, no? Titignan ko lang to si Oil. Pinost ko siya sa ating Investagram na meron akong shorting position in the virtual portfolio. So, hope, malapit na. Promise, malapit na. Baka February target natin magpundar na kay eToro, no? Unti-unti na natin winowork yung way natin dyan para madagdagan naman yung quick market outlook natin, no? So, yun, si Oil, virtual buy ko siya dito. Panapansin nyo kasi, no? Binalitad natin RSI overbought, no? Naging RSI oversold, yan. So, maganda dito sa international market, may short sell. Yan. So, yun, no? So, nakita natin na pierce yung kanyang 30 RSI pababa,
no, naging 29.32, no? So, nag-priest niya pa, 24. Then, nag-negative yung Bollinger Band percentage, negative 0.04. So, wala siyang bullish divergence. Ibig sabihin yun, hindi siya aangat. Hopefully, no? Kaya nag-take tayo ng bet around here. Yan. So, ginagamit pala natin trading view, ah. So, around there, nag-bet tayo. So, we are hoping for an upside. Yan nga. So, tuloy-tuloy pa rin siya. No, 6%. No? So, hopefully, no, if ever may itoro tayo, i-copy nyo ako. Yan, no? Ito yung position natin dyan. No? 2.76% na ang gain natin. No? So, maganda, maganda. No? Check natin naman international market dahil may short sell sila. No? Medyo pessimist tayo, kaya mong babagay tayo dito. Yan! So, puti na tayo sa nag-iisang recommendation ko for the January 31, 2020. Si Web. Yan, no? Si Web nag-bounce sa kanyang dating resistance. So, may nagtanong sa akin ano yung insights ko dito. Sinabi ko lang, simple lang. Panag-bounce siya sa dating niyang resistance, I may buy this, no? Ang ayoko lang dito, ito eh. Yan, no? Yan, ayoko ng ganyan. Yung mga long wick candle, no? Kasi maraming naipit. Alam mo yon, whenever na maraming naipit, tapos tataas ang presyo, so, trader psychology tayo, mamret mga pre. Pag umangat dito, anong iisipin nitong mga to, no? Ay, pumunta na dito, cut na tayo. Pwede silang ganun ang isipin eh. Kasi wala naman masyadong news kay Web eh. No, ano ba yung news niya? Yung Pogo? Parang hindi ganun kalakas kasi kung malakas yan, double ceiling sana eh. No? Pero nag-exhaust agad siya. No? Pero, may nakita pa rin tayong opportunity here if ever magbabay tayo dito. Yan, no? Nag-bounce siya, the volume is slowing down. Tapos nag-bounce siya. No? So, we are hoping for an upside of A. Sabihin natin dito sa kanyang body, no? 20% to 40%, no? So, cut loss lang kayo, no? Pag nawasak tong 3.58. So, baka maging hindi na relevant ang kanyang resistance, no? Baka katulad naman nangyari kay Sun, kay Axelum, buwaba ng onti yung kanyang support area, no? If ever na mangyari yon. So, yun lang, no? So, 4:1 risk to reward ratio, not bad, mga mret, mga pre. So, I think, if ever may opportunity dito kay Web, I will take a bet, no, para bumili sa kanya. So, tinan natin, no? Tomorrow, kung bibigyan nyo ng opportunity na makabili sa kanya. Okay! So, yun lang mga pre. Maraming salamat sa pakikinig. And I'm hoping that you will share this video para makatulong naman tayo sa mga new traders. Kasi marami pa nakikita sa mga group na nagtatanong, no? Yung mga position nila, nasusunog. Negative 30%, negative 20%, negative 10%, no? Okay lang yung negative 10 eh, no? Basta hindi na namamayos yung risk management nila. So, meron tayong video na ginawa for that para makita nyo, ma-differentiate nyo kung ano yung pinagkaiba ni trader A, B, C, D, and E, no? Na in the long run, sino bang makaka-survive dito sa trading game na ito? Okay, di ko na papatagalin. Maraming salamat, mga mret, mga pre. Baboo!